Alhamdulillah. 15 minuto sa maximum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa a'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammad abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa min tabihum ila yaumidin wa salama tasliman katiran. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan. Sandali lang, may magtanong? May magtanong sa'yo. Sige, continue. Minabati ko po kayo sa pagbating Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang topic ko po sa hapon na ito, ano po ba ang karapatan ng Allah sa kanyang nilikha? Bilang isang tao, bilang isang padre di pamilya, karapatan ko po na alagaan ang aking mga anak, ang asawa, bigyan po sila ng magandang kinabukasan. Yan po ay isang bilang padre di pamilya. Bawat po nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala na may buhay dito sa mundo ay may kanya-kanyang karapatan. Lahat po ng ginawa ng tao ay gawa ng tao ay may kanya-kanyang karapatan din po. Naisip po ba natin sa ating sarili na ang may likha ng lahat na nandito sa lupa ay may karapatan? Ano po ba ang mga karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha? Unang-una po, ang karapatan ng Allah ay paniniwala sa kanya bilang tanging tunay na Diyos na may tanging karapatan sa pagsamba, na huwag magtambal sa kanya o magkaroon ng ibang Diyos o Panginoon bukod sa kanya. Ang karapatan ito ay maaring tukbin ng kalima nangangahulugang La ilaha illallah, walang tunay na Diyos na dapat pagukulan ng pagsamba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang unang karapatan ng Allah sa kanyang mga nilikha. Kabilang po tayong mga tao sa kanyang mga nilikha. Tandaan po natin yan. Ang pangalawa po na karapatan ng Allah ay ang ganap na pagsuko sa katotohanan at patnubay na nagmula sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga sugo sallallahu alaihi wasallam. Ito ang kahulugan ng Muhammadan Rasulullah. Muhammad ay sugo ng Allah. Pangalawang pagpapahayag po ng pananampalataya ng mga Muslim. Ito po ay tandaan natin, mga kababayan, na ang pangalawang pagpapahayag ng pananampalataya ay pagsunod sa kanyang mga sugo. Pangatlo po sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsunod sa kanya sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga batas. Ano po ba ang mga batas na yan? Na malinaw na nakasaad sa kanyang aklat. Sa kanyang aklat po, mga kasulatan. At ipinalawanag ng mga sunnah, mga winika at ginawa at pinahintulutan ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kababayan, ang pang-apat po na karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha ay ang pagtupad ng tao sa mga naturang tungkulin na iniatas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ang bawat isa ay dapat isakripisyo ang kanyang sarili at maging ang karapatan ng kanyang kapwa-tao. At para sa kanyang karapatan ito, ito po ay ang halimbawa ng pagdarasal na po ng mga Muslim na 5 beses po sa loob ng isang araw o humigit pa. Pangalawa pong halimbawa ay pagtupad po ng pag-aayuno na ginawa rin po ng mga nakaraang propeta.
Ito po ay ang pag-aayuno ng isang buwan. Ang si Pete Jesus po ay nag-ayuno ng 40 araw at 4 gabi. Yan po ay isang patunay na karapatan ng ala sa kanyang mga nilikha. Sana po'y nabigyan kayo ng kahit kaunting kaalaman sa mga kinauukulan at naway maging daan po ito para sa malawak na pagkakapatiran at pagkakaunawaan ng mga taong naghahanap ng katotohanan. Dalangin po namin na sana igawad po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ganap na kapayapaan sa lahat ng sumusunod sa tuwid na landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang dito na lang po ang maikling aking paksa. Subhanaka lahuma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maganda na ang topic ko na tinalakay mo, brother. Ano nga yung paksa mo? Ano po ba ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga nilikha? Ano po ba ang karapatan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga nilikha? May mga katanungan po ba kayo dyan na mga hakahaka ninyo patungkol sa kanyang diniscuss ngayon? Paksa. O ikaw, brother, may katanungan ka ba? Sinabi na loud mo kanina, Alhamdulillah. Andito po tayo ngayon sa Sukasiri. Andito po tayo at nagsasabi po tayo ng pawang katotohanan lamang. Inanyanahan po namin kayo na mag... Na magtanong, manaliksik sa pananampalatayang Islam. At ito na po ang pagkakataon ninyo na nandito na kayo sa Doha, Qatar, upang manaliksik na ano ang pananampalatayang Islam. Bakit ang mga babae ay... Di ba ngayong Biyernes ay panahon ng paglilay-lilay ng mga Kristiyano? Oh, ngayon din po at ngayong Biyernes, Semana Santa, ang tinatawag na Semana Santa, ang ano ba yun? Pagsasakripisyo, pagtubos sa kasalanan ng sangkalibutan. Sangkatauhan. Ano ka ba, Brad? Ibrahim, magsasalita ka ba? Ha? Marami pa ako. Ikaw, Brad, magsasalita ka? O, sino pa magsalita dyan? Si Omar. Mar, ikaw, Mar.